there! Welcome po sa panibago na namang episode ng aming channel. At ako nga po pala ulit si Ale ng Greenyard TV. At para naman sa vlog natin for today, share ko naman sa inyo ngayon, gumawa ako ng listahan ng mga halaman, dalasan, or uso kasi ngayon na maaaring meron ka sa bahay na hindi mo alam na nakalalason. Para lang maging aware tayong lahat na ito palang halaman na to ay harmful sa pets at syempre dun sa mga bata dun sa ating bahay. So yan, isa-isahin natin ang listahan na yan. At syempre, bago tayo magsimula sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe and pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. Please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, GreenyardPH po. At sa mga gustong bumisita sa aming garden, naandito dito po sa screen yung aming complete address. So eto na nga, pumunta tayo sa mga listahan ng mga halaman na poisonous, toxic, or nakalalason. Pero that doesn't mean na itong mga halaman na to ay kailangan nating iwasan. Kasi yung karamihan sa listahan na to ay hindi naman siya talagang sasabihin mong nakamamatay. Gayunpaman, very dangerous to kung halimbawa meron tayong mga batang maliliit sa bahay at saka yung mga pets natin na maaaring nagngangat-ngat doon sa mga halaman natin. So para ma-avoid yung mga bagay na yan, ito yung pinaka-popular na mga halaman na inilalagay natin sa loob ng bahay natin na maaaring hindi mo alam na toxic pala. Unahin na natin sa ating list itong mga dumpkin. Although ang pinaka-popular na dumpkin na maaaring meron tayo sa ating bahay ay itong nasa tabi ko ngayon, itong tinatawag na tropic marian. So pagdating dito, sila talaga yung isa sa pinaka na, sa lahat ng listahan na nakita natin sa research. Sila yung isa sa mga halaman na medyo may pagka-toxic. Although, kasi itong mga tropic marian, maganda talaga siyang i-display sa loob ng bahay. Tapos low maintenance pa. Eh, napakadaling alagaan. Kaya very good for beginner, lalo na kapag, ito nga, yung tropic maria na ganito, lalo na kapag sobrang creamy white nung mga dahon niya, tsaka walang kahit na anong damages. Sino ba naman ang hindi mahuhumaling na maglagay nito sa loob ng bahay? So, yun. Kasi ito, ang pinaka-poisonous lang naman ito, yung buong halaman. Technically, yung buong halaman. Pero, kapag mas dangerous siya, ang pinaka-maaaring mangyari sa inyo na malala dito ay yung skin irritation. Lalo na kapag kayo ay nagpo-propagate nito. Kaya, mas mabuti na i-handle natin ng mas tama yung mga tropic marian or yung mga dumpkin, varieties ng dumpkin. Lalo na kapag halimbawa nagpropagate ka, kasi ito pwede, katulad siya ng aglo eh. Kapag ka medyo mataas na, pwede mo siyang gayatin eh. So, kung halimbawa magagayat ka ng mga laman, ng mga dumpkin mo at gusto mo siyang ipropagate at gusto mo siyang itanim, make sure na gagamit tayo ng gloves para yung katas nito ay hindi didikit sa ating sa ating balat, dahil maaari yung mag-suffer o maaari tayong makaramdam ng parang tusok-tusok or parang tinutusok tayo ng mga maliliit na karayom, lalo na kung sensitive yung skin nyo. Maaaring humantong sa burning sensation. Mas importante na tayo ay magsusuot ng gloves. So yan, mapapansin nyo yan kasi ito, ang katas nito eh, kapag ayat natin siya. So yun lang naman. And syempre, kapag ka na-ingest yung big amount ng nito, ng dahon nito, maaaring magkaroon ng ng sore throat at saka ng pamamaga ng labi at saka ng dila kapag yun, kahit small amount lang, dahil nga doon sa oxalate crystals na meron itong dumpkin. Kaya gayon pa man, kung halimbawa meron tayo nito sa bahay, mas maganda kung ilalagay natin siya sa matataas na spot, di maaabot ng mga bata at saka ng mga pets natin na maaaring kung umatngat nitong mga dahon nito. At ang susunod naman sa ating list ay ito namang mga caladium. So katulad ngayon, nakikita nyo, mga caladiums kasi ngayong panahon na to gumaganda. And as you can see, tapos na yung dormancy period niya. And dito sa amin, itong mga caladiums namin dito sa bahay, nagsisimula na ulit siyang maglabasan, maggandahan, at maglakihan ng dahon. Even itong mga local caladium namin, katulad nitong nakikita nyo ngayon, Heart of Jesus, kung hindi ako nagkakamali. And ayan, ito kasi diba, katulad dito sa atin, sa lugar natin, may mga gabi kasi, yung mga gabing Tagalog na nakakain tayo. Which is yun, walang kahit na anong side effect. Yung nilalaing, kung tawagin, yung iginagata. So ito kasi mayroon ding oxalate crystal at yung concentration, pinakamataas. Buong halaman dito ay syempre toxic at poisonous. So kapag ka pinutol mo yan, kapag kainan mo yan, pagkakinat mo yan, even yung mga dahon lang nito, may mga dagta nang lalabas dyan. Kahit nga hindi mo punitin eh. Yung pagka na yupi lang, minsan may lumalabas na dagta. So,
'yun ay pinakamataas ang concentration ng ano nito ng oxalate crystal ay doon sa pinakadahon niya. And imagine niyo kung malalaki 'yung dahon ng inyong mga caladiums. Kaya isa pa, madali lang silang masira compare mo doon sa ibang mga halaman na medyo matibay 'yung ano niya, medyo matibay 'yung mga dahon niya, sumasabay sa kayang sumabay sa hangin, o kaya kapag ka nasagi mo, okay lang, walang problema, firm yon. Pero ito kasi, konting masagi mo, nasisira. Isang pinakamagandang gawin natin dito, syempre, since madali silang mabali at masagi, pagka dumikit sila sa mga katawan ninyo or sa mga balat sa balat ng mga bata, maaaring mag-cause ito ng skin irritation din. Mas maganda kung pagsasama-samahin natin siya, ilagay din sa higher place, o kaya may mga plant stand naman tayo na mabibili natin na maaaring makatulong doon sa pagtataas ng mga pots natin kung gusto natin sila na nasa loob ng bahay. Pero katulad ng nakikita nyo, yung mga caladiums namin na hindi dito sila sa labas. And ganun din, ito simula halaman hanggang pinakadahon niya ay toxic siya. So katulad niyan, makati din yan, nagkakatas din yan. Ito, makati talaga to. Kahit ako, nagagloves dito kapag ka ito yung ginagayat namin. And as you can see, ayan, naparami na namin yung Thai caladiums namin kasi ginayat namin yung laman na meron. And ayan, make sure na magagloves kayo kapag kayo ay magpo-propagate ng mga caladium. And if you want some tips pa at saka kung paano ipropagate ang mga caladiums, may mga vlogs tayo regarding dyan. Pari kasi maging popular ulit ang mga Thai caladiums kasi ngayon nga lumalabas yung ganda nila eh, dahil tapos na nga yung dormancy period. So if you are to collect yung mga varieties, napakarami pa namang varieties ng Thai caladiums. Ito yung mga rare ones katulad ng nakikita nyo ngayon dito sa video. Kaya sino ba naman ang hindi mahuhumaling na mag-collect ng mga caladiums ngayon? Kaya make sure na kapag ka kayo ay nag-collect nito, ay ilagay nyo sa mga spot or spaces ng bahay ninyo na hindi maaabot ng mga pets at saka ng mga maliliit na bata. Ang susunod sa ating list ay itong mga varieties ng philodendrons. Ito yung isa sa pinakamalaking varieties ng halaman na pwedeng meron dito sa atin. And almost siguro yung lahat ng nakokollect natin ngayon ay philodendrons. Ang isa sa pinakapopular ng mga philodendrons ay yung PPP. Itong mga birkins na nasa likod natin. Pagdating naman sa mga trailing plants, yung mga heart leaf na philodendron and even yung mga philodendron Brazil at saka nandyan din yung lemon lime. Ito, itong nasa likod natin na silver sword. So, isa sila sa pinaka-wide talaga yung range ng pamimilian natin ng varieties. Kaya isinama natin siya sa listahan. And ito, simula din sa pinakaugat niya hanggang sa pinakadahon niya ay toxic in a way na kapag ka lang din naman na-ingest. So, ang pinakamalalang mangyayari dito kapag ka halimbawa, especially dito sa mga birkins, ayan, kapag ka pinropagate natin siya, may mga dagta kasi talaga sila eh. Yun yung kailangan nating iwasan dahil kapag ka sila ay pagka dumikit sa atin yung dagta na yan at hindi natin naugasan kagad, wala naman problema kung hindi naman masyadong sensitive yung skin mo. Pero, ugaliin na maghugas ng kamay after nyo magpropagate kung wala kayong gloves. Dahil kung halimbawa hindi, ay maaaring ano yan, maaaring ma-irritate talaga yung skin nyo. Hindi naman kasi natin kita eh. Hindi naman kita ng naked eye yung tinatawag na calcium oxalate crystal, which is yun yung nasa sa halaman, yung nasa dagta ng halaman na maaaring maka-apekto sa irritation. Dating naman sa mga pets natin at saka sa mga bata, syempre kapag ka halimbawa lang katulad ng karamihan ng halaman, kapag ka na-ingest ang kahit pa sabihin mong small amount, kailangan ng big amount ng dahon ng halaman para maging worst yung kilalalagyan ng isang tao na naka-ingest nito. Pero yung kapiraso o yung small amount na yun kasi yun yung sa kamay nga, di ba, sa dagta nga, di syempre pagka na nanguya ng pet natin o ng mga maliliit na bata yung dahon na yan, syempre may dagta pa rin yan. At more pa, kung salimbawa sa mouth, sa throat at saka sa tongue, syempre lalong magkakaroon yan ng magsuswell yan at magkakaroon yan ng burning sensation kapag kayo nang nangyari. Yun, syempre kapag ka nagkaroon ng swelling, yung tongue natin at saka yung throat natin, ay magiging enough na yun para hindi makapasok yung hangin. So mahihirapang huminga kung sino man yung tao na naka-ingest nito base dun sa nabasa natin. Avoid natin yan. Nabasa ko na pagdating naman sa mga pets natin, ito namang ang pinaka side effect naman ito
ay kapag ka na-ingest ng mga pets natin, ng nguyan natin, ng dogs, at saka ng mga cats natin, itong mga halaman na to, itong mga philodendrons na to, ay nagkakaroon daw sila ng seizure disorder. So siguro kapag ka nangyari yon, lalo na kapag ka medyo kita nyo na hindi na normal dun sa pets natin, mas maganda kung dadalhin na kagad natin siya sa vet. At ang susunod naman sa ating listahan, ito, isa to sa pinaka-popular din na halaman, especially nung mga nagdaang, nitong nakaraang taon, isa siya sa pinaka-nag-isumika talaga, kaya tumaas ang halaman o ang presyo ng halaman na to. Ito yung tinatawag na Silang. So dito sa Silang, nagsimula to parang around 30 pesos lang yata yung isang ano yan, isang nursery bag o isang puno niyan na umabot ng 250 pesos. So hindi natin ano kasi sobrang ano talaga, sobrang naging in demand tong Silang na to kasi isa siya sa masasabi natin na parang that time kasi mahal lang ano eh, mahal ang monstera and isa siya sa pinakamalapit na halaman na maaari mong makuha na parang monstera dahil doon sa itsura ng dahon niya. And itong Silang, hindi natin siya isinama doon sa mga types ng philodendrons na maaaring makahawa dahil itong Silang ay na-reclassified na siya. Before, kasama siya sa Silang, pero parang yun nga, nung na-reclassified siya, hindi na siya part ng philodendron, nabibilang na siya sa ibang family. And ito, katulad ng karamihan ng halaman, simula ulo hanggang, simula dahon hanggang pinakaugat niya ay toxic din. Yun din yun, o calcium oxalate crystals din, yung meron dito sa halaman na to. Kadalasan naman or karamihan naman ng mga halaman na nababanggit natin, yun yung pinaka lason or toxic na component na meron sa halaman. Kaya lang yun nga, very popular ngayon tong Silang. Isa pa ay ginagamit na rin kasi siya sa flower arrangement. Kaya yun, yung ano lang niya, yung pinakatangkay nito. Kasi napansin ko siya or nakita ko siya sa flower shop or hindi ko matandaan kung doon ba sa dangwa ko nakita. Na ano lang, yung pinakatangkay niya, yung pinaka isang tangkay niya, ginagawa na siyang pang flower arrangement, isinasama na siya, which is maganda kasi ano siya, malapad yung, kapag malaki yung dahon ng Silang, malapad siya, ma-occupy niya yung ano eh, yung dalawang dahon lang siguro, ma-occupy niya na yung isang buong bukay na nakakatulong or nakakadagdag sa ganda ng flower arrangement. And yung kasi mga dahon nito, yung kung halimbawa kasama yung tangkay, kung ilalagay lang naman din natin sa flower base, tatagal din siya, maglalast siya, hindi siya basta-basta malalanta, pero hindi siya magiging halaman. Kailangan pa rin ng pinakalaman, yung pinaka sa pinakababa nito, or isang kailangan buo siya, kumbaga may kasama siyang laman para mabuhay siya at tumuloy siya na isang panibagong halaman. Ang susunod naman sa ating listahan, syempre yung mga varieties ng potos. Ito din to sa mga sikat na halaman ngayon, especially itong mga Marble Queen, Potos Enjoy, Manjula, at kung ano-ano pa. So meron tayo ngayon dito, itong ating Marble Queen, as you can see, ayan o. Napakakapal at napakalaguna. So, katulad ng karamihan ng halaman, calcium oxalate crystal din yung meron dito sa halaman na to. And halos ano, di ba, kung titingnan nyo, close relative naman kasi siya ng mga philodendron Brazil. So, kung ano yung meron or kung gano'ng katoxic yung philodendron Brazil, ganun din pagdating dito sa mga potos na to. So, eto, medyo may ano tayo, medyo meron tayong option pagdating dito. Toxic siya. Simula dun sa dahon niya hanggang dun sa pinakatangkay niya. So make sure na hindi rin marireach ng mga bata at saka ng mga pets natin. Pero kadalasan naman ito, nagte-trail siya, di ba? So most probably pwede mo siyang ilagay sa mataas na part na kagad and then hayaan mo lang siyang mag-climb down pala. Simula dun sa taas pababa. So yun, kailangan lang natin siyang ilagay. O kaya naman, ihang natin siya. Wala tayong masyadong magiging worry talaga dito sa mga trailing plants even if sila ay toxic, lalo na kung ilalagay natin sila sa mga hanging basket, which is there's no way para maabot ito ng mga pets natin at saka ng mga batang maliliit sa bahay natin. And yun, very easy to care din, kaya naging popular siya, naging uso siya, tsaka yung variegation na meron siya. Yun nga lang, kailangan din ng large amount para sabihin mong maging worst yung isang tao kung halimbawa makaka-ingest nito. Pero yung small amount nito, ano siya, enough na yon para magkaroon or mag-suffer ka sa mga skin irritations, mga burning sensation. Pero kung ito, kung mapapansin nyo, katulad ng philodendron Brazil, hindi naman ganun ka ano yan, hindi naman ganun kadagtayan kung tutuusin. Ito, para sa akin lang,
Kapag ka nagpo-propagate tayo nito, siguro, kung halimbawa wala talagang gloves, walang choice, kung mag-uugas lang din naman agad ng kamay, pwede na natin to. Kasi kapag kinat mo yan, makikita mo na medyo basa siya. Pero compare mo sa mga damkin, hindi siya ano, hindi siya ganun kadagta. Dahil maliliit lang din naman yung mga tangkay nito, hindi naman ganun kalalaki. Kung ikukumpara natin sa ibang halaman. Kaya yung sap nito o yung oxalate crystal concentration nito, medyo limited lang or kokonte. At ang susunod naman sa ating list ay yung mga varieties naman natin ng snake plants. So ito, itong snake plants na to, isa siya sa halaman na talagang kung mapapansin nyo sa mga vlog, easy to care, madaling paramihin, madaling ipropagate, isa sa pinakamagandang alagaang halaman dahil napakaraming benefits ang makukuha. Pero gayunpaman, ang downside nito ay toxic din ito or poisonous din itong halaman na to, pero hindi naman sasabihin mo in a way na talagang dangerous sa mga mag-aalaga nito. Eh, kung halimbawa bang napaka-delikado nito, makikita mo ba talaga yan sa loob ng bahay? Pero gayon pa man, pinag-iingat pa rin tayo kasi syempre, ari pa rin kasi tayo magkaroon ng allergic reaction. Compare mo sa mga halaman na nabanggit ko kanina, na katulad ng mga karamihan na nabanggit natin ay mga oxalate crystal yung toxic na meron doon sa halaman na yon. So one, sa snake plants naman, ang toxic pala dito ay ang tinatawag na saponin. So mapapansin nyo yung mga snake plants, kokonti lang yung mga peste na namamahay sa kanila. Yon ay dahil doon sa saponin na yon. Kasi yon ay nagsaserve as fungicide at saka pesticide para sa kanila para hindi sila pamahayan ng mga sinasabing peste na yan. Kaya yun, manonotice ninyo yan. Kahit yung ibang halaman nyo pinepeste na, pero yung snake plants, very limited or amount lamang kung meron man ang mamamahay dyan. Kadalasan pa nga na meron dyan, mga parang gagamba na, diba? Pero yung ibang peste na namamahay sa halaman, ina-avoid nila yan dahil yan doon sa saponin. And dagdag na rin natin na kapag halimbawa itong mga snake plants, gusto nyong mag-propagate nito, diba? Ang propagation na isang ano nito, ang isang pinaka ginagawa nating propagation dito ay yung water propagation wherein kakat tayo ng dahon. Pagkatapos ibababad natin sa tubig o kaya naman ay itatanim natin sa soil. Or kaya yung tinatawag na root division. So dito, yung root division, wala masyadong problema yun kasi hindi naman masyadong kumakatas yan. Kahit, tsaka babaliin mo lang yan eh. Babaliin mo lang yan and then itatransfer mo yung snake plant na yun from another pot, from one pot to another. Pagkatapos, at yung cuttings kasi, kapag ginupit mo yan, siguradong kakatas ng ano yan, ng sobra yan, yung mga snake plants na yan. Kasi syempre, as you can see, yung snake plants, makapal ang texture nito. Kaya nakakapag, ano sila, nakakapag-keep sila ng mas maraming tubig. At kaya kapag kinat mo yan, talagang kumakatas siya. At kapag ka medyo sensitive yung skin mo, ay maaari kang makakuha dito ng irritation, yung tinatawag natin na dermatitis. So, yun yung kailangan nating i-avoid. Pwede naman tayong hindi mag-gloves as long as hindi natin mahahawakan yung portion na kinat natin. Kasi sigurado ko sa inyo, talagang kakayat at kakatas yan kapag kakinat natin. Much better kung mag-gloves tayo para ma-avoid na yan yung mga aksidenteng paghawak-hawak. And make sure na kung halimbawa tumama sa ibang part ng ating katawan yung dagta ng snake plants, ugasan kagad natin para maiwasan yung dermatitis. Ang susunod naman sa listahan natin ng popular na halaman na toxic na maaaring hindi nyo alam ay itong mga peace lilies. And pagdating dito sa vlog natin, lahat ng peace lily vlog natin ay sobrang benta or sobrang daming nanonood. Ibig sabihin, marami sa atin yung nag-aalaga ng mga peace lilies natin. Sino ba naman ang hindi mahuhumaling sa mga peace lily natin? Eh napakaganda lalo na kapag may bulaklak. So there's a lot of varieties din na pwede nating pamilian. Ang pinaka-popular dito ngayon, yung malalaki natin na peace lily at saka itong variegated na peace lily at meron din tayo yung ordinary. At ng karamihan ng mga halaman na naandi dito ngayon, ay toxic din siya dahil dun sa calcium oxalate crystal. So, katulad nila, karamihan nila, so hindi naman natin kailangan, ano, hindi naman natin kailangan mag-worry dito masyado. Pero at least, kung halimbawa, may mga pets pa rin tayo na nag-chuchu, nag-ngangat-ngat, at yung mga bata ay, yun nga rin, para ma-avoid natin yung mga ganitong pangyayari, ilagay natin siya sa spot na medyo mataas o kaya yung plant stand para naman, at least hindi nila maabot at maiwasan yung mga ganitong incident. At ang susunod sa ating list, ito very popular din siya ngayon, napakabenta nito sa garden. Ito yung tinatawag na sago palm or yung isa pang tawag dito ay oliva.
Pagdating dito, siguro hindi na tayo masyadong magwo-worry eh. Although may mga maliliit kasi nito na napakagandang ilagay din sa mga, kunyari, centerpiece sa salas, sa lamisita, o kaya sa dining table, yung mga maliliit nito. Pero yung mga malalaki kasi nito, ginagamit din sa landscape. Ganun din, may calcium oxalate crystal siya. And eto, hindi ko alam kung mismong yung oliva ha, pero panahon pa kasi ng dinosaur na andyan na yung oliva eh. Na based dun sa nabasa ko ha. So, hindi naman sila magtatagal ng ganun, di ba? Kung halimbawang hindi sila napakatatag na halaman. And ang isa mo dyan, syempre, hindi ka na mag-worry na ma-ingest to at makain to. Dahil matigas ang ano nito eh. Matigas ang dahon nito. Matigas din tong puno na to. So, there's no reason why para siguro para ma-ingest ito ng pets natin. Maari siguro kapag halimbawa nalaglag yung part ng dahon niya na maaaring ginangat-ngat ng mga pets natin. Kasi ang isang matindi mo daw dito, maaari daw kung halimbawa yung medyo malaki na yung amount of na nakakain na i-ingest. Halimbawa, nangat-ngat nga, hindi rin natin ma-avoid kasi medyo may katigasan yung dahon nito. So maaaring paglaruan talaga ng pets, especially ng dogs, maaari daw kasing humantong sa liver failure. Based dun sa nabasa ko, kaya yun yung i-avoid natin. At syempre, hindi rin pwedeng mawala sa listahan natin etong tinatawag na ZZ plant. So, pagpalagay na natin na hindi popular ngayon yung ZZ plant, hindi siya ganun kasing katulad nung dati, pero yung meron kasing mga naglalabasan ngayon na varieties, katulad nitong variegated na ZZ plant at saka itong tinatawag na ZZ Raven. So, eto, uulitin natin, paulit-ulit tayo dito, hindi siya in a way na toxic na maaaring cancerous. Ay proven and tested na yan, napakatagal na namin na may halaman na ZZ plant kahit anong varieties pa yan, hindi siya in a way na cancerous. Pero toxic siya, isa din siya sa pinaka-toxic, maaari natin siyang i-compare o maaari natin siyang itapat dito sa mga dumb cane dahil sobrang dagtaren or katas nitong halaman na to. And katulad ng karamihan dito sa list natin, calcium oxalate crystal din ang meron nito. And kapag ka-pinropagate or kapag ka-naputol ang mga dahon nito, simula dyan sa pinakadulo niya sa ugat, dyan sa rhizome na meron siya, hanggang dun sa pinakadulong dahon niya, meron niyang calcium oxalate crystal. So yun yung dapat nating i-avoid. At ito, katulad nga siya ng dumb cane, makati talaga siya kapag ka pinopropagate natin, kapag ka giniyat-giyat natin. Kaya make sure na naka-gloves tayo at saka mag-uugas na rin tayo ng kamay. Minsan baka hindi natin maiwasan na lalo na kung limbawa bigla tayong napahawak sa mukha natin, sa mata natin, maaaring magkaroon ng skin irritation dyan, mas mahirap na. Kaya yun yung i-avoid natin dito sa mga ZZ plant na to. Last but not the least sa ating listahan ng mga popular plants na maaaring meron kayo na hindi nyo alam na toxic ay itong mga rubber tree. So dito sa rubber tree, makikita nyo naman sa mga previous vlogs natin kapag ka nagpo-propagate tayo niyan, ina-avoid talaga natin na madagdaan tayo nito and nakagloves tayo minsan kung halimbawa man na bare hands talaga nag-uugas tayo dahil ito, malagkit yung dagta nito as in literal na kulay white na dagta yung makikita nyo sa dahon, puno nito, simula dulo hanggang pinakaugat, ganun siya magdagta, lalo na katulad nito, medyo mahirap yung ano nito, yung propagation nito, hindi ito cuttings lamang, kundi kailangan at sinusugatan natin kasi air layering yung propagation na gagawin natin dito. Ngayon, kung halimbawa, mag-air layering kayo ng mga halaman ninyo, ng mga rubber tree ninyo, dadagta at dadagta talaga yan. Kaya make sure na mag-uugas agad tayo ng kamay para maiwasan yung mga skin irritation na yan dahil makati talaga yan sa ano natin, sa balat natin. And medyo madali ding mabali yan, maputol yung mga dahon yan, lalo na kapag ka nasasagi o kaya mamaya mo madakot ng bata, yun ang kasi mahirap dyan eh. Or kaya yun nga, chew na mga pets natin, even yung dahon niya nagko-contain ng napakaraming dagta, which is maaaring mag-cause din ng burning sensation sa mouth natin o sa mouth ng mga pets natin at saka ng mga bata. Kaya avoid natin ito, lalo na kapag may mga bata tayo na medyo mataas ang curiosity level pagdating sa mga ganyan o yung mahilig talagang magsubo ng kung ano-ano.
So, yun lamang po and I hope nakatulong at nag-enjoy kayo sa panonood ng video na to. And again, sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe. And pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. Please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, greenyard.ph po. Kaya magkita-kita po ulit tayo sa susunod na episode ng Greenyard TV and thank you for watching.